Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Deo Macalma. Ako po si Angelo Palmones. Narito ang headlines na ating mabalita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday at 16 ng buwan Oktubre. Kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas umabot na sa 348,698. Bagong infection, nadagdagan naman ang 2,261. Performance ng mga local government units sa paglaban sa COVID-19, pinuri ng Malacañang. Health experts humirit sa gobyerno na ipagbawal ang paggamit ng rapid test sa COVID-19 dahil sa posibilidad na magresulta ito ng second wave. Pangulong Duterte, tiniyak naman na ligtas gamitin ang bakuna galing ng China at Russia. 13-month pay ng mga manggagawa obligadong ibigay ng mga employers ayon sa Department of Labor. Pangulong Duterte, dismayado sa talamak na korupsyon sa DPWH, ngunit tiwala pa rin ito kay Secretary Mark Villarra. Senator Grace Po, Manny Pacquiao at Senator Bongo pasok sa presidential survey ng Pulse Asia. Yormes Cumoreno at Senate President Tito Soto, malakas naman ang laban sa pagka-vice-presidente. Yusek Benny Antiporda ng DNR nag-I am sorry sa UP community kaugnay ng kanyang bayaran remark. Mga manufacturers, humirit naman na itaas ang presyo sa Noche Buena products. Tropical Depression of L, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Patungo na ito ng Vietnam pero nag-iwan ng 6 na patay. At sa balitang sports, Calvin Abueva, nakumpleto ang requirements ng Games and Amusement Board para sa kanyang pagbabalik sa PBA. At sa showbiz, Sylvia Sanchez, mananatiling kapamilya kahit marami sa kanyang mga kasamahan, lumipat na ng ibang TV network. At sa detalye na ating mga balita, balik sa mahigit ng 2,000 ang nadagdag na bagong kaso ng coronavirus disease sa ating bansa. Batay sa datos na nilabas ng Department of Health kahapon, nadagdagan ng 2,261 ang bagong confirmed cases. Kaya ang kabuang kaso umabot na sa 348,698. Nauna pa rin sa pinakamaraming kaso ang Metro Manila at Cavite. Habang pumasok sa top 5 provinces na may mataas na bagong kaso ng virus, ang Pangasinan, Northern Samar at Quezon. Samantala, nadagdagan naman ang 385 ang mga pasyente na gumaling. Kaya ang total recoveries ay umabot na sa 294,161. Pero nadagdagan naman ng 50 namatay. Kaya ang total death toll nasa 6,497 na. Inuri ni Secretary Carlito Galvez Jr., ang Chief Implementer ng Philippine Pandemic Response Strategy, ang mga local government unit, partikular na sa Cebu City at Metro Manila, dahil sa magandang performance upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sa kanyang report sa Pangulong Digong Duterte, sinabi ni Galvez na magandang performance ng Cebu dahil noong nakarang linggo, 7 araw silang walang kaso ng mga namatay sa COVID-19 habang pababa ng pababa ang kanilang mga kaso. Sinabi ni Galvez na ang test, trace, isolate, treat ang humatak sa mga LGU upang mailipat ang mga pasyenteng nagpositibo sa virus sa mga isolation facility. That Cebu is now performing very well kasi September 1, nag-MGCQ na sila. Pero hanggang ngayon po, ang kanilang mga kaso po napakababa. Meaning yung ano po, yung change of behavior napakaimportante sa kaalaman ng ating ano ng ating mga mamamayan. Nakita po natin maganda po yung ating change of tactics na ginawa po natin na ang talagang lumalaban dito sa ating pandemya ay yung mga taong bayan. Pangalawa po yung talaga pong yung ating strategy na test, trace, isolate and treat ay medyo nagkakaroon na po ng traction sa ating mga LGUs.
ang ating LGUs po, natututo na po na talagang inaibaba na po natin ang ating estratehiya. Samantala, sinangayon na naman ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang naging pahayag ni Secretary Galvez singgil sa malaking pinagmago ng mga lokal na opisyal sa pagharap sa kampanya laban sa COVID-19. Malaki po ang pinagbago ng ating mga LGUs, lalo na yung mga local chief executives. Patuloy po yung sila na mismo yung nasa forefront eh. Tuloy-tuloy din po yung pagkandak namin ng katulad po last week, nakaroon kami ng Philippine Local Governance Forum. Tatlong araw po ito, kung paano yung good governance delivery of services amidst the pandemic. Dati po ay alanganin sila. Ngayon, ang alam nila, kapag mataas yung COVID nila, hindi sila ibuboto ng mga tao. So ngayon po, talagang kumikilo sila. At yung pong ating offline kalinga na dapat kaagad-agad kapag may isang positibo, within 24 hours dapat ay mailabas natin ito, makapag-contact tracing at ma-quarantine yung mga close contact in 24 hours. Oras sa alas 7:09. Hiniling naman na isang eksperto sa medisina na ipagbawal na ang paggamit ng rapid testing sa COVID-19. Sa mensahe personal pa na ipinabot sa Malacanang ni Dr. Ana York Bundok, pulmonary at ICU specialist ng St. Luke's Hospital sa Quezon City. Sabi niya bukod sa unreliable, inilarawan nito na ang rapid antibody testing ay may tuturing na wrong test at karaniwang naglalabas ng mga maling resulta. Narito si Dr. Ann York Bundok. Ang antibody po lumalabas after 14 days sa katawan, okay? Ito pong COVID, as we know, day 3 pa lang, halimbawa Monday na may na-encounter ka, by Wednesday po na kumakalat ka na po ng COVID, and by Friday, that's the time that you have symptoms. And actually, by day 10, tapos na po yung COVID. So, itong antibody becomes na-activate po by day 14 and moving forward. So, it's a totally wrong test po kung gusto po natin i-diagnose kung may COVID po yung kaharap natin ngayon. Aside from being the wrong test, napaka-unreliable po nito. Pero yung serology po pwede yun. Kasi walang false negative. False negative, false positive. Samantala, tiniyak naman ang Pangulong Digong Duterte ligtas gamitin ang anti-COVID vaccine na natuklasan ng China. Sa kanyang mensahe sa bayan, sinabi ng Pangulo na kumpiyansa siya na ligtas ang bakuna hindi lamang ng China kundi maging yung gawa ng Russia. Sa katunayan, sinabi ng Pangulong Duterte naghihintay na lamang siya ng tawag mula sa China at Russia para maturukan ang bakuna laban sa COVID-19. Nakahanda rin ang Pangulong Digong na itaas ang manggas ng kanyang damit para magpaturok ng COVID-19 upang ipakita sa taong bayan na naligtas itong gamitin. Those of you are asking me kung safe ba itong China. Well, I can say that China is a modern country and it has all the wherewithals to make its country whose integrity is fully protected by its achievement. Oras alas 7:12. Itinigil muna ng Philippine Red Cross ang pagsasagawa ng COVID testing na pinupondahan naman ng PhilHealth. Sa pahayag ng PRC, may halos 931 million pesos ang utang ng PhilHealth sa Red Cross. Dahil dito simula noong Miyerkules ay hindi muna tumatanggap ang PRC ng specimen mula sa mga OFWs. Naku, mga dumarating sa Airport of Antalan, maging ang mega swabbing facilities at local government units at mga health workers. Paliwanag ng Red Cross, kulang na raw ang kanilang pondo para sa operasyon ng 21 laboratories. Kaya kung hindi pa magbabayad ng utang ang PhilHealth, tigil muna ang COVID testing sa Philippine Red Cross. Nakikipag-ugnayan na rin ang PhilHealth para sa muling pagpapatuloy ng Philippine Red Cross ng COVID testing kahit na may halos 931 million pesos pa silang utang.
Sinabi ng PhilHealth na nakabayad na sila ng 1.6 billion para sa mahigit 433,000 COVID test na nagagawa ng PRC. Pero mahigit 1 million ng COVID test na pinangunahan ng PRC o 26% ng national test output. Ayon pa sa DOH, hanggat hindi tumatanggap ng specimen PRC dahil sa o hindi tumatanggap ng specimen ang PRC dahil sa utang ng PhilHealth at ito ay pwede naman daw ilipat yung test sample sa 8 ospital kabilang dito ang Lung Center of the Philippines, RITM at San Lazaro Hospital. Alas 9:14. Kinumpirma ni Pangulong Digong Duterte na matindi ang korupsyon sa Department of Public Works and the Highways. Ayon sa Pangulong Digong, masyado ng talamak ang katiwalian sa proyekto ng DPWH mula sa mga contractors hanggang sa mga project engineers. Sinabi ng Pangulo na lahat ng mga projects ng DPWH ay merong bahid ng korupsyon. Kaya nasa Kongreso na kung gusto nilang malaman kung sino ang mga nakinabang sa ganitong sistema, narito ang Pangulo. Ito lang, itong mga contractor, the first whiff, makaamoy ka lang na hinihingian ka. Dito sa DPWH, malakas yan dyan. Projects, yung mga project engineers yan dyan lahat, road right of way. Grabe ang corruption dyan. Walang construction na uumpisa dito na walang transaction. Meron yan. If Congress would want really to know ang mga project ng DPWH, meron talaga yan para sa give. Hindi ko alam kung sino. There are so many officials lined up in the bureaucratic maze. So, hindi ko alam kung sino yan. Sa 2021 proposed national budget, ang tagig ay meron pong humigit kumulang 10 bilyong pisong pondo para sa mga proyekto ng DPWH. Sa tagig pa lang yan, ha? Pero sa 2020, meron na pong construction and rehabilitation ng 53 billion peso, 53 multi-purpose buildings sa dalawang distrito ang nagkakahalaga ng 3,984,000,000 pesos para po sa Taguig City lamang. Kahit inupakan naman ng Pangulong Digong Duterte ang Department of Public Works and Highways dahil nga sa talamak na korupsyon, buo pa rin ang tiwala nito kay Secretary Mark Villar. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, maayos na nagagampanan ni Villar ang kanyang trabaho sa kabila ng isyu ng korupsyon sa DPWH. Bukod dito, sinabi ni Roque na hindi mangungurakot si Mark Villar dahil mas mayaman ang pamilya nito at mas malaki pa ang pera kaysa sa pondong nakalaan sa DPWH. I full trust and confidence po kay Secretary Villar dahil despite the corruption in DPWH na naka-deliver po si Secretary Villar, it helps na mas marami pang pera ang pamilya ni Secretary Villar kaysa sa DPWH, no? Hina-highlight lang naman po talaga ni Presidente yung mga paghamon sa natitirang panahon ng kanyang termino. At ang pangako naman po ng Presidente, igugugol niya talaga itong natitirang panahon para labanan ng korupsyon sa lahat ng departamento ng gobyerno, lalong-lalo na siguro po sa PhilHealth at sa DPWH. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Abay si Senator Grace Po, Manny Pacquiao at Senator Bongo, pasok sa presidential race survey ng Pulse Asia. At maging si Senate President Tito Soto at Mayor Isko Moreno, abay malakas naman ang laban sa Vice President. Samantala, mga manufacturer, sumirit na magtaas ng presyo ng kanilang Noche Buena products. Samantala, bagyong Ophel, lumabas na ng bansa at patungayin sa bansang Vietnam. Ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik na ating mga pangunahing balita. Oras sa DCJ Silawag at DYRC Cebu. Alas 7:18. Oras sa ganap na alas 7:23.
Blacklisted ngayon sa DPWH ang 30 tiwaling mga contractors. Ayon kay Public Works Secretary Mark Villar, kaysa siya ni Pangulong Duterte sa pagsugpo sa korupsyon, sa gobyerno kay patuloy siyang nagpapatupad ng reforma sa DPWH. Gaya na lamang ang bagong monitoring system na gumagamit ng geotagging ng mga larawan para malaman ang kondisyon ng isang infrastructure project. Kumpiyansa naman si Villar na may didepensa nila ang questionable ng mahigit na 667 billion pesos na panukalang pondo para sa DPWH. Alam, binanggit na listahan, ano? Wala-wala pa. Wow, wala alamin pa natin yan. Obligado ang mga employer na ibigay ang 13-month pay ng kanilang mga empleyado ngayong taon. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bebot Belio III, hindi maaaring ipagpiliban ang pagbibigay ng 13-month pay at hindi sila magbibigay ng exemption dahil ito'y nakasaad sa batas. Ginawa ni Belio ang pahayag bilang paglilinaw sa nauna niyang pahayag na maaaring madelay ang pagbibigay ng 13-month pay dahil maraming kumpanya ang apektado ng pandemya. Iginit pa ng kalihim, hindi ipinag-uutos ng dole ang pagpapaliban sa pagbibigay ng 13-month pay. Sa panayam ng DCRH, narito ang bahagi ng paliwanag ni Secretary Bebot Belio. Lahat dapat bayaran. Naintindihan natin na kalagayan, naghihirap sila. Sabi nga nila, gusto man nilang magbayad ng 13-month pay, pero wala silang kakayahan. Pero wala tayong magawa kasi yun ang nasabi ng batas. Pero yung bonus, depende na lang sa usapan. Oo, depende na yan. Depende sa collective bargaining agreement kung meron. Samantala, nanganib na tumaas ang presyo ng mga Noche Buena products sa holiday season. Ito ay kung aaprubahan ng Department of Trade and Industry ang kahilingan ng mga manufacturers sa magtaas ng 3-4% sa kanilang presyo na inihanda tuwing Noche Buena at Medyan Noche. Kabilang dito ang ham, mayonnaise, sandwich spread, creamer, elbow macaroni, tomato sauce, pasta, at fruit cocktail. Idinaila ng mga manufacturers sa kanilang hirit na taas presyo ang mataas na halaga ng raw materials na ginagamit nila sa paggawa ng nasabing mga produkto. Sa panig naman ng DTI, sinabi ni Yusek Rutha Castello na pag-aaralan pa nila ang kahilingan ng mga negosyante at maaaring maglabas sila ng suggested retail price ng mga Noche Buena products sa unang linggo ng buwan ng Nobyembre. Nag-I am sorry na si Environment Undersecretary Benny Antiporta sa buong UP community kaugnay ng pagtawag nitong bayaran ang ilang eksperto ng University of the Philippines Marine Science Institute o MSI. Ayon kay Antiporta, masyado siyang nadala sa kanyang emosyon kaya't nakapagsalita siya ng hindi maganda kaya humihingi siya ng paumanhin sa mga scientists ng UP. Tinanggap naman ng UP ang pagsusori ni Antiporta at bukas sila sa anumang dialogue sa DNR. Paliwanag ni Antiporta, wala siyang intensyon na wasakin ang magandang pangalan ng UP at ang gusto lamang niyang iparating sa UP Marine Science Institute ay partner sila sa proyektong ito. Nagugat ang kontrobersiya sa inilabas na findings naman ng UPMSI hinggil sa Dolomite Project ng DNR sa Manila Bay. Kinuyog si Antiporta ng mga netizen sa social media at kinestyon din ang kanyang kredibilidad bilang DNR official dahil sa ginawa niyang pang-iinsulto sa mga eksperto ng UP na pumuna sa Dolomite Project ng DNR. Election is just around the corner. Halos 2 taon bago ang 2022 national, presidential at local elections, may mga lumulutan ng pangalan kung sino ang posible manalo sa darating na eleksyon. Ito ay batay sa survey na isinagawa ng Pulse Asia mula September 14 hanggang September 20. Ngunit wala pa ito sa kanilang website at kumalat lamang sa social media. At nasa top 5 ang 4 na senador para sa presidential race. Nanguna si Senator Grace Poh. Siya ay nakakuha ng 25%. Number 2, si Senator Manny Pacquiao, 23%.
At number 3 naman, si Senator Bongo na may 20%. Ang kumpletso sa top 5 ay sina Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 10% at Senator Panfilo Ping Lacson nakakuha naman ng 8%. Yung taga Davao, wala pa. Wala pa yung taga Davao at yung taga Baguio, wala pa. Yan. Sa Vice Presidential Race naman, angat na angat si Yorme Isko Moreno sa nakuha nitong 35% mula sa mga respondents. Batay sa nasabing survey, nanguna si Isko. Hindi lamang sa Metro Manila kundi sa lahat ng lugar sa Pilipinas, kabila na ang Luzon, Visayas at Mindanao. At pumangalawa naman kay Isko si Senate President Tito Soto na nakakuha ng 19%. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression o PHEL kaninang madaling araw patungo na ito ng Vietnam. Patuloy ang pagkilos ni PHEL westward sa West Philippine Sea sa susunod na 24 oras. Ayon sa USD Pag-asa, maaaring maglandfall ang bagyo sa central portion ng Vietnam mamayang gabi o bukas na umaga bago ito humina at maging LPA na lamang. Huli itong namataan sa layong 500 kilometro kanluran ng Iba Zambales sa labas ng PAR. Taglay pa rin ang lakas na hanging 45 km bawat oras malapit sa gitna. At pagbugsong umabot naman ng 55 km bawat oras, kumikilos ito ng west-northwestward direction sa bilis na 20 km bawat oras. Ngayong araw, ang southwest monsoon ang siyang magpapaulan sa Mimaropa, western Visayas, central Visayas, northern Mindanao, Bangsamoro at Zamboanga Peninsula. At para sa mga sabungero, makinig po kayo. Pinag-aaralan pa ng Interagency Task Force ang kahilingan mula sa cockfighting industry para payagan ang sabong sa bansa. Makinig ka, Romel Fertes, ha? Lalo wala pang adisyon ang IATF binagyan diin ni Lieutenant General Guillermo Eliazar, hepe ng Task Force COVID Shield, na bawal pa rin ang pagbubukas ng mga sabungan kahit sa mga lugar na nasa Modified General Community Quarantine. Sinabi ni Eliazar na kahit live o online sabong ay maigpit na ipinagbabawal at narito si General Eliazar. Ang mga suggestion nga, sinasabi nga po na sa pagbubukas ng ating ekonomiya, as long as mayroong mga tamang mga protocol, ay pwede naman pong gawin yan. Pero siyempre, yan po ay pinag-aaralan. Mm-hmm. So balit inuulit natin para po sa ating mga kababayan sa kanilang kaalaman. Bawal po, hindi pa allowed, whether ito po ay sa lugar na under MGCQ. Kaya yung iba, illegal tupad ang ginagawa. Bawal po yan. Balita naman mula sa ibang dagat sa Europa. Patuloy ang paghihigpit ng COVID-19 restrictions sa kontinente kasunod ng pagtama ng second wave. Isinama ng United Kingdom ang buong Italia sa kanilang self-isolate list. Ibig sabihin, kailangan munang sumailalim sa isolation ang mga pasaherong galing ng Italy bago sila makapasok ng United Kingdom. Ang hakbang ay matapos na maitala ng Italy ang kanilang bagong record high na single day tally sa COVID-19. Samantala, nagpatupad naman ng curfew ang Paris sa France simula alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Tulad naman ng Italy, naitala din ng Germany ang pinakamalaking pagtaas ng kaso ng COVID-19 na umabot ng 6,638. Itinaas naman ang alert level ng COVID-19 restrictions sa London kung saan limitado lamang sa 6 katao ang capacity ng mga outdoor gatherings. Sa balitang sports, nakumpleto na ng suspended PBA player na si Calvin Abueva ang proseso ng Games and Amusement Board para sa kanyang balik lisensya. Pero hintayin pa ng tinaguri ang The Beast ang clearance mula kay PBA Commissioner Willie Martial bago makapaglaro. Ayon sa Phoenix Fuel Masters coach sa Topex Robinson, gutom si Abueva na kasama nilang magte-training o nagte-training sa loob ng PBA bubble. At sa ating health news, abay, ngayon po mga misis ay napag-usapan natin kahapon ang mga tinatama ng anxiety. Ang mga bata sa ilalim ng blended learning.
Ngayon man, Mrs., ay pag-usapan natin ang mga tips kung paano para tilihing healthy ang ating mga ngipin. Ayon sa American Dental Association, inirekomenda ang pagtututbrush ng 2 beses kada araw. Ah, 2 lang? Di ba dapat 3 times ayan, a day? Ayan, at least 3. Ayan, at least 2 pwede na. May kakilala ako eh. 12 times. Huh? Oo, grabe naman yan. January, February, March, April. Palagay ko na nagnganganga yan. Ayan. Mabuti ang niyang gumamit ng fluoride toothpaste at may tagal na 2 minuto ang bawat pagsisipilyo para matiyak na malinis ang ngipin. O mga the junior, ha? Yung mga bata, ha? Ayon sa Mayo Clinic, sa tuwing kumakain ang isang tao ng pagkain na may sugar, nag-re-release ito ng bakterya sa plaque ng acid. Ang acid ito ang umatake naman sa ating tooth enamel o yung thin outer cover ng ngipin na nauwi sa pagkakaroon ng cavities kapag hindi nag-toothbrush. Kaya sabi sa pag-aaral, bukod sa 2 times a day, recommendation, dapat ikonsidera ang dalas ng pag-toothbrush sa diet ng isang tao. Paliwanag pa ng Mayo Clinic, kapag kumain ng isang tao ng acidic food, hindi siya muna dapat magsipilyo. Ah? Yes. Ito ay dahil mahina ang tooth enamel sa mga oras na yun na kapag sinipilyuhan, ay posible itong matanggal. Oh. So, pag uminom ka ng soft drinks na mataas ang acid, hindi ka pala dapat nagsisipilyo agad. Hindi sinabi dito kung anong gagamitin toothbrush, Colgate, Happy. Ah, hindi. Ano yan? Ano yung... unique yan dapat. Unique yan. Ayan, unique. Para unique din ang ngiti mo. Showbiz. Silvia Sanchez, mananatiling kapamilya, tinatanggihan ang mga alok sa kanya. Detalye mo na kay Morley Alinio. Yes! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ganda ng pinag-uusapan nyo, toothbrush. Dahil sa amin sa probinsya, nung ako ay nasa Samar, walang toothbrush. At saka toothpaste asin. Ayan. Walang, asin. At ang pinaka-toothbrush namin... Dalire. Hindi. Sanga ng bayabas. Kaya marami nga nagtataka at nagtatanong sa akin ba't hanggang ngayon buo pa ang ngipin ko. Sabi ko, siguro epekto yun ng bata pa ako. Anyway, totoo pala ang chika. May nagchismis nga sa atin sa umpukan ng chikahan kahapon sa presscon ng isang baguhang singer. Ayan, na si Carlos Mintosa na kung saan ay napag-usapan namin itong si... Silvia Sanchez. Maraming palang tinatanggihan ito actually, kasama ito sana sa mga programa ng TV5. Kaya lang ay tinatanggihan ito dahil hindi pa nga tapos ang kontrata nito at ayaw itong bitawan ng Channel 2. Hindi pala lahat ng mga artista ay binitawan ng Channel 2. May mga iniwan ito at ayaw itong pakawalan dahil nga meron silang gagawin o nilulutong isa pang bagong programa na kung saan ay hindi lamang sa A to Z mapapanood kung hindi naghahanda pa sila para sa isang malaking TV network. At dahil dito, may nagkwento nga sa atin na noong parang gustong umalis sana nitong si Silvia Sanchez. Pero nung sabihin sa kanya na huwag munang umalis, huwag munang lumipat, ay nagdalawang isip at ngayon nga, nandito pa ito sa Channel 2. Marami pa rin ang nasa Channel 2 like Angel Locsin, marami pang iba na kung sa Kim Chu, na kung saan ay naniniwala sila na soon ha, tatayo babangon ang Channel 2 at muli itong magniningning. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang yung RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Kauna-una ang radyo sa Pilipinas, Babu. Maraming salamat, Morley Alinio. At yan ang kabuuan natin mga pangunahing balita. Ako po si Deo Macalma. Ako po si Angelo Palmones. Antabayan po ang ating espesyal na balita. House Speaker Love, Kuya Angel. Kakaibang ma-in-love at manligaw. Alam ba niya ano yan? At magaling kumuha ng ninang ng anak. Ang detalye po ng balita niya sa ating pagbabalik oras sa Attorney Orlando D. Alas 7:38. Daylight come.
Alam mo ba, Kuya Angel, kung paano manligaw at ma-inlove? Ang ating bagong House Speaker, Lord Alan Velasco. Ayon sa ating bubita, Kuya Angel. Ano ba yan? Binubusisi ba ng husto ni Justice? Kailangan bang pumasa muna kay Justice? Walang certiorari dito. Certiorari. Walang motion to for reconsideration dito, MR. Good morning, Speaker. Ayan. At Governor Presby, good morning. Huwag pong kakalimutan, kuryente sa Marinduque. Pwede po ba ngayong speaker na si Speaker Love, ha? Abay, sana ay matigil na ang araw-araw na brownout sa Marinduque at mapalitan na yung lulutang-lutang na ano na bars na ano ng power diyan sa Marinduque. Ayan. Hindi, bakit hindi kaya ng power bars? Power bars doon ng kuryente. Kaya nga hindi kaya. Hindi kaya kasi nag-brownout eh. Ayan. Magdagdag ng power bars. hindi ba? Magtayo na lang na ano eh. Geothermal? Geothermal ng hydro? Hindi. Windmill kaya. Ayan. Hindi. Kasi ang windmill mayon hindi ano, hindi base load yan eh. Pero ibig sabihin na makatulong kahit paano island province, ha? Ayan. Hindi, baka po pwede lagyan ng ano para kasama na hindi sila off-grid. Kasi basta ayusin nila kahit anong klaseng kuryente, wag lang araw-araw brown out. O kaya mag-invest sa solar. Ayan, pwede yan. Solar, ayan. The combination ng solar at saka windmill. Ayan. Ayon na sa ating bubita, Kuya Angel, grabe pala kung magmahal itong si Speaker Love. Hindi, nakita mo ba yung background music natin dyan na kulot? Ayan, ayan, sabi ko sa'yo, ha? Ayan, kakaibang ma-inlove si Speaker Love, Lord Alan Velasco. Ayan. Hi, Speaker. Dear Tia Deli, alam mo ba, Tia Deli, na talagang kakaiba ma-inlove ang ating speaker? Mantakin po ninyo kung ma-inlove ay talagang faithful. Kaya kung ma-inlove din siya, abay Kuya Angel, sagad to the bones. Sagad to the bones. At sabi nga ni Bobot, my pledge of love cannot be broken. Pag sure, hindi mababasag. Like precious jewel. Alam niyo ba, mga kaibigan, na talaga namang marami ang pinagdaanan ni Speaker Love bago niya napaibig ang kanyang roommate ngayon. Wendell Alvarez, makinig kang mabuti. Ayan. Kaya nyo ito, ha? Ayan. Mahirap ito, mga pare ko, mga misis. Congressman Dan Fernandez, ha? Makinig ka. Congressman Abu. Congressman Rani, makinig ka rin. Ayan. si Congressman El Rey, ha? Alam nyo ba na, ayaw na magpaintim ni Congressman El Rey. At alam nyo ba na kahit may matinding sakit o karamdaman, ang babae minahal dito ay hindi niya pinabayaan. Sa tinatawag na the most critical moments, ika nga, Kuya Angel. Alam nyo bang nag-propose ng kasal si Speaker Love sa babaeng kanyang minahal bago ang maselang operasyon ng kanyang minamahal na babae? Eternally. O ba't sige, iba naman. Ayan. Ayaw yata kay Edgar Mortis. Ang gusto yata si Eddie Peregrino eh. Ayan. Nasaan na tayo, ha? Ayan. I really do. Talaga, I do love you talaga, ha? Ayan. Ayon na sa ating bubita, DJ Angelo. Only you. Alam
nyo bang nag-propose ng kasal si Speaker Love sa babaeng kanyang minahal? Bago ang masera na itong operasyon, Kuya Angel. Aha. Kasi ang walang masyado nakakailan ito, ha? Ayan. Na ganun pala, ano ha, ka-faithful, ganun magmahal ang ating House Speaker. Ang kanyang babaeng minahal ng todo, Kuya Angel, na misis na niya ngayon. Nung una ay nagdududa pa kay Speaker Love, ayan, sa kanyang marriage sa proposal. Mm-hmm. Okay, tamo, ha? Don't ever go. Siyempre, anyang mula, ayan. Sabi siguro ng girlfriend niya, ba? Seryoso ba ito? Ayan. Hindi ka ito nagbibiro? Ayan. Mm-hmm. Kaya nang mag-propose si Speaker Kuya Angel, abay, alam mo kasi si Mrs. Kuya Angel, ha? Ay nagtanong, ayan. Ang tanong ng chiching kay Speaker ay, oh, putol na naman. Bata, putol-putol yung aking, oh, ito na nga lang, ay mahaba-haba ito. Paano? Mukhang ano? Mukhang ano? 45 yata yung plakang pinatutugtog mo dyan. Wala na gumagamit yan. Itong musical director natin, mahina itong si Ray Kulot eh. Ha? Yan. Kasi hindi rin niya inabutan ng mga ito. Ako rin, hindi ako makarelate. Makarelate dito si ano, si Birthday Boy. Ayan. Si Birthday Boy. Ayan, apo dating Chief Justice Lucas Bersamin. Ha? Hoy, Apo Lucas Bersamin, happy birthday, Apo. Abay, magbe-birthday sa linggo. Kayo ngayon pa lamang, babatiin na natin. Advance, happy birthday, Apo. Ayan, Apo Lucas. Ayan, naragsak nga panagkasakay mo, Apo, ha? Abay, binabati ka na yung BFF. Ayan, si Chief Justice Dado Peralta, ha? At binabati ka ni ninong natin, Cesar Lee, ha? Ng Toyota Alabang. At eto pa, para po sa mga hindi nakakaalam sa Supreme Court, baka hindi po ninyo alam, birthday din po ni bagong appoint na Supreme Court Justice Ricardo Rosario. Ayan. Kapatid pala ito ni classmate Ben Rosario ng Manila Bulletin. Ayan, Justice Ricardo Rosario, sir. Happy birthday. Binabati ka niya mo sa worshipful Franklin De Monteverde. Ayan. Oy, Kuyang Colonel Jun Arias, ha? Anong lads ba itong ano, ha? Kumatok si Justice Rosario? Mga brother, alam niyo ba na si Justice Ricardo Rosario ay naka-first degree na pala ito, ha? Entered apprentice na pala siya. Naku, tutuloy pa kaya ito, ha? At advance sa happy birthday din kay Mayor Benji Magalong ng ba? Ba't nga pala wala sa listahan Mayor Benji? Ayan, at saka si Bongbong Marcos, ba't wala rin sa listahan? At saka si ano, si Manang Inday. O yun nga, si Inday Sara Duterte, ba't wala pa dun sa ano, ha? Wala. False Asia, False Asia, ayan. Hindi yata, pero nagulat tayo, ha? May tatakbang ba ulit si Senator Grace? Ayan. Hindi ko alam, eh. Pero re-electionist ba siya? Re-electionist siya. Re-electionist ba siya? Oo. Eh di ba pagka re-electionist siya, okay lang yan? Ayan. Re-electionist siya. Okay. At happy birthday din kay teka muna, birthday pala nitong si nasaan na akin? Si Patricia, ay si Trix, happy birthday Trix. Patricia Halon ng BDO Makati. Ayan, isa sa mga magagandang staff ng BDO sa Makati. Binabati ni Ana Cabanela at happy birthday din kay Kuya Dong De Los Santos ng Napulcom. Ay Kuya Dong, happy birthday at kay Ronnie Rodil ng Santa Cruz Marinduque. Uy, si Alan Encarnacion din natin nabati kahapon. Oo nga pala. Belated happy birthday Kuya Alan Encarnacion. Magpapainom daw siya at magpapakain daw siya sa Elms Resto Bar, Resto Bar niyan sa Quezon City. Ayan. Yan. Ang pero, home of fried itik na masarap. Ayan. Pero ngayong araw na to, birthday ng mga mapitagan na sina Edwin Talen, sina Nestor Jona, at saka si Orly Beltran. Ayan, ha? Mga general siya ng mapitagan, nagdiriwang ng kanilang birthday ngayon. Basta ang sabi ng mga sandigan 82, ayan,
Abay, sabi nila, bangon mamamayang Pilipino. O nga naman, dapat tayong bumangon. So, happy birthday, Attorney Jojo Bondoc, ha? Ba, nasa listahan si Idol Manny Pacquiao, ha? Ayan. At happy birthday din kay Kuya Ngapet, Peter Gibong ng Ifugao Lands, Andrew Lee Chuan ng Silton Industries Incorporated. Uy, kay ating Judith Isip, ayan, Kuya Odi, ha? Ayan, nagpakanto na ba si ating Judith, ha? Happy birthday din kay Mick Mick at kay Judge Emily Gito ng kahapon. Belated happy birthday. Bukan di pa nag-blow-blow si Judge Emily Gito ng Manila RTC, ha? Pinapabati pa rin, ha? Ayan, si Archeng, oy pare ko'y kumusta ka na, ha? At ganun din, happy birthday pa kay Ani Urbano ng May Kawayan na Bulacan, kay Michelle Santiago, at ganun din kay Mami Alicia Peralta, Alfred Baron ng Nabotas mula kay Ate V, at kay Ricky Esguera, Lito Galban, Lucilo Prince at Karen Tuason. Dr. Rex Navarro, happy listening, ha? At saka may paalala tayo muli, ha? Ano? Doon ho sa mga kontraktor para hindi ho kayo nauuto. Huwag kayong nagpapapaniwala dyan sa isang batang-batang kontraktor na nagsasabing siya ay malakas sa yung asawa niya daw. Barkada ang asawa ni Secretary Mark Villar. Hindi daw ho totoo yan at huwag kayong magpapauto. Ayan, marami ng mga luhaan na kontraktor ngayon dahil sa balasahan sa Congress. Pagkatapos, madadamay pa ho kayo, ha? Sabi ni Presidente, tingnan ng Congress, eh. Mga congressman kasi sila naman may, sila naman nagkakas-advance, eh. Paano, Mr. President, mga congressman humingi ng kas-advance kayo mga contractor, ha? Luhaan. Luhaan, ayan. Lalo na ngayon, nagbago ng liderato, di, wala. Sorry na lang yun, ha? Goodbye. Goodbye, advance. Happy birthday din kay Gomez Blanco ng Ballesteros National High School, Cagayan. Mula kay Tom and Sally Dessa. At ayon na sa ating bubita, Kuya Angel, High Speaker Love, ayan. Sabi nung niligawan pa niyang girlfriend, yung kanyang girlfriend, sigurad baka nga pakasalam mo ako kahit may mabigat akong karamdaman? Tsaka ano, ha? Ayan. Medyo May-December appear yan. Hindi naman May-December masyado malayo. Hindi na mga, huwag na mga May-April lang. May-April lang. O may October siguro. Huwag naman December. Masyado malayo yun. Speaker, good morning! Ayaw ni speaker ng ganyan. Kanya siguro. Langya kayong dalawa. Wala pa ako sa linggo rito. Light lang naman tayo. Ayan ni speaker, ha? Ayan. At para malaman ng tambayan kung paano ka magmahal at tapat sa pagmamahal. Good ang maga, General Apple. Ayan, sabi nung kanyang girlfriend, siguro mampakasalan mo ako, ha? Kahit meron akong mabigat na karamdaman. Kasi ang girlfriend po mahabigan ni Speaker Love na ngayon ay misis niya ay misis na niya ngayon. Sumailalim pala sa maselang operasyon, Kuya Angel, ng bone marrow transplant. At ayon na sa ating bubita, Kuya Angel, at bago ang masela operasyon ay nag-propose ng kasal ang Speaker Lord. Pero ang sabi ng girlfriend na Kuya Angel, saka natin pag-usapan niyan kung successful ang aking procedure. Ayan. At kapag gumaling na ako. Pero hindi pa rin nawala na Kuya Angel. Hindi pa rin wala ba tayong magandang ayan. Habang naghahanap ka, babatiin ko muna si Abik Amarillo. Happy listening, Abik. At oy, si Kuya Jerry, baha. Ay, bakit? Na ano to, certified the rider na ng Highway Patrol Group, ha? Bigay pa ni Kuya nga General Eli Cruz yan, ha? Ayan. At ayon na sa ating bubita, Kuya Angel. Colonel Samsagon, good morning. Lalong-lalo na sa mga taga Peace Camp pa. Sabi ni Speaker, please, don't desert me. Don't ever go. Do what you want to. Tapos? But please, don't ever go. Pahinga mo na yung refrain ni Eddie Peregrina. Yan, don't ever go.
Ayan, as eto na ha. Ayon na sa ating bubita, Kuya Angel. Christian, makinig kang mabuti ha. Ayan. Ayon sa ating bubita, Kuya Eddie. Ang sabi ng girlfriend niya, saka natin pag-usapan yan pagka ako'y gumaling na. Mm. So ang ginawa ni Speaker Love, sinamahan hanggang sa London Bridge, Kuya Angel. Ang London na. Hanggang sa London, sa isang ospital sa United Kingdom, ang girlfriend, Kuya Angel. Binantayan ang operasyon, ayan, hanggang sa makarecover. Binantayan ng ilang buwan, Kuya Angel. Tagal, ha? Ayan. Abot nga ba ng 3 months hanggang 6 months, Speaker, sir? Ganyan ang pagmamahal ni Speaker Love. Pero yan yata yung panahon na hindi pa siya nakaupo. Hindi pa siya nakaupo. Hindi, as congressman. Hindi ba congressman noon? Hindi pa yata. Yan yung kino-contest niya yung ano, yung kanyang petition against dun sa ano. Dun sa morning, Governor okay, Dodo. Ayun na sa ating bubita, Kuya Angel. Ayan, matagal, ilan ba niyang binantayan ang kanyang girlfriend, Kuya Angel? At talaga namang sacrifice, Mr. Gabby Lopez. Sabi niya, pakibati rin ng happy birthday. Uy, si Lola, birthday pala ni Granny. Secretary Liling Briones. Uy, Secretary Liling Briones. Granny, happy birthday, Lola. Ilan taon na po kayo, ha? Ayan. 70 na ba si Secretary Briones? Sobra. Ganun ba? Oo naman. Mas matanda ayan siya kay PRRD. Ganun. Oo naman. Matanda, pero mabuti sabihin matanda kay Manong Johnny, ha? Ayun na sa ating bubita, Kuya Angel. Kaeskwela ni Attorney Tina Martinez, ang dating girlfriend Speaker. Ayun na, naku, iba yata ito. Ex yata ito sinasabi mo, Kuya Freddy. Basta alam ito ko, double catch niya si ano, sino? Close friend, BFF niya. Si, ano, ma'am. Anyway. Si madam. Double catch ba? Ayan. BFF niya. Ayun na sa ating bubita, Kuya Angel. Relax ka lang, Colonel Jomina, ha? Parang mandibahakan, ha? At Roger Oliveros, ha? Ayon sa ating bubit. Pag-ibig nga naman, ano, ha? Dahil sa ganitong ipinakita ng Speaker sa kanyang girlfriend, dito na naniwala ang girlfriend ko, Angel, na true love, faithful love, ang pag-ibig ni Speaker Love. Sino mo nang ninong? Teka muna, kasal pa lang ito. Ninong ka nang, di pa nanganganak eh. Di ninong sa kasal. Ninong sa kasal. Oo nga, ano ha? Naku, di binigyan na aking bubit. Hindi, kakilala mo yun. Yung isang ninong ng kasal, ninong din natin pareho. Ganun ba? Diyan ba sa Ortigas? si Ninong RSA. Ayan. At happy birthday din kay Edna Agala at Marlin Reyes. Ayan. Mula kay Manang Bing Adalin, DJ Dabao. Happy birthday. At ayon na sa ating bubita, Kuya Angel. Ganyan ka rin ba ma-inlove, Kaselo Lagmay, ha? Ayan. Ganyan ba niligawan si Mrs. Lagmay? Ayon na sa ating bubiti, Kuya Angel. Ayan, dahil nga sa sacrifice na ipinakita ni Speaker, sino ba ng babaeng hindi mahuhulog ang ano yan, ha? Ang matamis na oo. Sige, ayan. So in short, Kuya Angel, nagpakasal, ayan. Sabi nga ni Tunying, ay si Jerry Baha, ayan. Sa haba-haba ang prosesyon, malalim kong madulas.
Ah, yung nasa ating bubita, Kuya Angel, ang businesswoman, yung napakasawa ni Speaker Love, ha? At ang mayaman ito, Kuya Angel, ha? Ayan, from Indonesia ba Malaysia? Ayan, Malaysia. Malaysia. Na, ayan. At yung nasa ating bubita, Kuya Angel. Ano ngayon? Ano ngayon building dun? Petronas, di ba? Petronas. Hindi. Tama, Petronas. Petronas. Pero yung skyscraper ng DMCI, ipinasara ang construction ni Mayor Joy Belmonte dyan sa may Project 4. Ayan. Yung DMCI skyscraper sa Project 4 na dalawang condo building na ang taas ay 40 story, Kuya Angel. Ha, taas, ha? Inireklamo ng mga residente, ha? Ayan, dahil nakaperwisyo, maingay, na ayan. DMCI na naman? Yes, parang yung Toro de Manila, ayan. Oo, yung... Tore de Manila, ha? Yung photo bomber, pero tapos na, ha? Ay, ikaw naman. Siyempre, na. Na-aprobahan yan, panahon ni ERAP. Abay, parang payatan ni Mayor Lim, ayan. Oo nga, ba't tahimik na yung Senator Pia? Siya nga maingay nun, eh, ayan. nagreklamo si, si Kagawad Paul Rosario, ha? Ayan, Oy, kung si group of companies, ha? Ayan, ayusin ninyo yan. Naku-overtime na tayo. Ayun na sa ating bubit, Kuya Angel. Ang napakasawa ni Speaker ay si Mrs. Rowena Chan. Ayan. Velasco. Ayan. Kala ko, hindi ko kukumpletohin. Velasco, ayan. Mamuem. At ang matamis na pag-ibigan ni Speaker at ni Ma'am Weng... sila ay nagdulot ay nagbigay ng tawag nito Kuya Angel dalawang supling ayan at dito talo si dating speaker Alan Peter Tosano ayan Kuya Angel dahil ang ginawang ninang okay tama ang isang ninang sa binyag ng baby ni speaker at si Ma'am Weng ay wala iba kundi si Ateng, si Inday. Ayan, kita mo. Mayor Sara Duterte Carpio. Only you. At ayan, mahabigan ang kabuhan nating special na balita. Ako po si Deyo Macalma. Kuya Angel, Angel Palmona, sa linggo, huwag niyong kalimitan, alas 4 sa Radyo Genio. Kuya Angel, maraming salamat po, Angel Palmona. Antabang po mahabigan, damdami bayan with yours truly pa rin. Friday, relax lang po tayo mahabigan. Ako po si Deyo Macalma. Antabayan po ang damdaming bayan. Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Servisyong tapat sa iyo. DZRH, supok na sa bahay.